Katiyan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Tampok po natin ngayon ang mga tips mula sa tunay na karanasan ng mga certified Sari Manok Poultry Farms. Ngayong araw na to, alamin natin mula kay Mr. Jason Malabagyo ang mga bagay na dapat isaang-alang-alang sa pagsisimula ng broiler business. Good morning, Mr. Jason. Good morning din po, ma'am. Sir Jason, 8 years ago, ano po ba yung nagbunsod sa inyo upang magsimula ng broiler farm business? Para po magkaroon ng ibang pagkakakitaan. Para hindi na po mamasukan sa ibang kumpanya. Para may sarili po. Sir Jason, nalaman ko na kayo po pala ay galing sa isang broiler farm. So, ito po ba yung nakatulong para i-guide kayo sa pag-put up ng broiler business? Mas naging advantage po kasi nga nagkaroon po ako na experience sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kaya hindi naman po masyadong nahirapan sa pag-start ng pagnegosyo ng manual. And then nung nag-start kayo, ano yung mga isinaalang-alang ninyo para i-share natin sa ating mga kasari manukan? Yung financial, syempre, naghanda po. Kasi hindi po biro eh. Kasi malaking pera po talaga. At nung nagkaroon na po kayo ng sapat na kapital, ano po yung iniisip ninyo na pupuntahang merkado nitong inyong broilers? Ang first choice nga po namin sa mga palengke. Benta po minsan ng live pagka mataas ang price. Pagka bagsak naman po ang price sa live, sa mga palengke po, dinidress naman po namin. Dahil first time niyo po ito na mag-business, sinimulan niyo po ba siya ng maliit o malaki? First start po talaga namin agad, 4,000 heads agad po. Iyon, ano po, yung place, kaya dito po namin pinayo kasi maganda po ang, ano dito eh, klima, malamig. Tsaka po, konti pa lang po yung mga manukan dito. Hindi gaya sa iba na mainit na kasi marami ng pollution. Dito po, safe pa kasi ano, magandang lugar pa po dito sa amin. Dati nagwo-work ako, naisip po namin na magtayo nga ng ganitong negosyo kasi na-research ko po na maganda po yung kitaan dito. Basta focus ka lang po. Kasi kung di rin po, wala rin. Lugi din po. Ano yung magandang ginawa ninyo na nais yung ibahagi sa ating mga kasari manukan? Kung kaya't tagumpay kayo for 8 years? Simple lang naman po eh. Ano, dapat kasi may buhay po yan. 24 hours dapat katutok ka dyan pag nag-umpisa ka ng ganito, lalo't baguhan pa lang po. Kasi mahirap pong iasa sa mga tauhan lang. Kasi minsan, hindi nila na-check lahat po eh. Importante pa rin po talaga para maging success ang negosyo, dapat nakat-focus po. Yun po. Maraming salamat, Sir Jason. At sa aming mga kasari manukan, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman.